How do I calm my inner spirit? Gaano nga makahalaga ang kapayapaan ng kalooban? Lahat tayo ay nagnanais ng kapayapaan sa ating kalooban. Ito ay isang napakahalaga sa lahat ng tao. Ano ang halaga ng kasikatan at kayamanan kung wala ka namang peace of mind and heart? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Number one, do not be anxious about anything. Isa sa naghahatid sa kawalan ng kapayapaan ay ang sobrang pag-aalala sa maraming bagay. Mga bagay na masyado nating iniisip pero hindi mo alam kung ito ay mangyayari o sa mga pangangailangan natin sa buhay, kung paano ito darating at makakamtan. Sinasabi ng salita ng Diyos, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Philippians 4:6. Itinuturo ng salita ng Diyos na sa halip na tayo ay mag-alala sa anumang bagay, hingin ang lahat ng ating kailangan na may pagpapasalamat sa Diyos. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Matthew 7:7-8. Number 2, live in the present. Tandaan mo, ang kahapon ay tapos na. Hindi mo na maibabalik. Ang bukas ay hindi mo alam kung darating pa. Hindi tayo sure doon. Ang meron ka at totoo ay ngayon. Kaya huwag mong hayaan na lumipas na hindi mo ma-enjoy. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Matthew 6:34. Minimize your worry and maximize your peace. Enjoy. Tandaan mo, life is a choice. Piliin mo ang kapayapaan at kapanatagan ng iyong kalooban. Life is what you make it. Number 3. Cultivate a positive mindset. Isa sa bahagi ng ating pagkatao na very powerful is our mind. Tandaan mo, ang iyong isipan ay pwede kang dalahin sa kasamaan o sa kabutihan, sa kaguluhan o sa kapayapaan, sa kalungkutan o sa kasiyahan. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat nating isipin. Philippians 4:8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Kung ano ang lagi mong iniisip, yun ang aapekto sa kalooban mo. Number 4, develop love for yourself. Kung mahal mo ang iyong sarili, hindi mo ito hahayaang masira ng kawalang kapayapaan at kapanatagan ng kalooban. Tandaan mo, maiksi lang ang buhay natin sa mundong ito. Kaya huwag mong hayaang lumipas ang bawat oras at araw na puno ng kaguluhan at kabalisahan ang kalooban mo. Don't worry, be happy. Your miracle is on the way. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Matthew 22:39. Kaya nga, paano mo mamamahal ang iyong kapwa kung ang iyong sarili ay hindi mo kayang mahalin? Develop self-care. Number 5, let go and let God. Learn to let go something. May mga bagay at mga pangyayari sa buhay mo ay kusang dumarating at umaalis. Walang permanent, lahat ay pangsamantala. Kaya habang ipinahihiram sa iyo ng Diyos, enjoy it. Kaibigan, ano ba ang mga bagay na nagpapahirap
at nagbibigay ng kaguluhan sa iyong isipan at kalooban. Bakit hindi mo subukang bitiwan kung nais mong maranasan ang tunay na kapayapaan? There is a time for everything and season for every activity under heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. What do workers gain for their toil? I have seen burden. God has lied on the human race. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet, no one can fathom what God has done from the beginning to end. Ecclesiastes chapter 3, 1 to 11. Have a peaceful life all the time.